Umaaray na ang ilang OFW pa Saudi Arabia dahil sa ilang buwan ng deployment ban na ipinatutupad ng gobyerno. May unang balita si Chino Gaston. Desyembre nung isang taon nang magpatupad ng deployment ban ang gobyerno ng Pilipinas laban sa Saudi Arabia. Inabot na nito si Emmy Rose Dumagos na 3 buwan nang nakatira sa dormitoryo ng recruitment agency. Mayroon na po akong employer. Ayaw ko naman pong mapaano na, na lumipat sa ibang country. Hindi naman po ako ganun. So willing to wait? Willing to wait na lang po. Yung employer niya willing to wait din? Willing to wait din naman po sila. Willing to wait din daw ang kanyang employer sa Saudi, pero hindi lahat kayang maghintay. Kaya si Rose Ann Gonzaga nagpalipat na ng employer sa Qatar. Sabi ng agent namin, mag-transfer kami ng ibang bansa, ng Qatar, kasi ayan din ang hindi ban. Kasi sabi nila, mag-extend na naman ng 5 months or 6 months, ayan ang sabi sa amin. Pinatigil ng Department of Labor and Employment ang pagproseso sa mga bagong employment contracts para sa domestic helpers at construction workers sa Saudi dahil sa mga pang-aabuso sa mga Pinoy OFW. Bukod sa paghingi ng patas at tamang pagtrato, sinisingil din ng Pilipinas ang Saudi government ng $4.5 billion na halaga ng back wages at benefits ng may 10,000 Pinoy OFWs na natanggalan ng trabaho dahil sa Saudi financial crisis simula 2016. Ang empleyado ng isang construction firm sa Saudi na si Joey Borja, kinamatayan na ang kakahintay ng kanyang sahod at benefits na ipinagkait sa kanya. Tulungan nyo kami. Ito, nakita nyo, patay na yung asawa ko na hindi lang niya natikman yung dapat para sa amin. Na-enjoy nang dapat niya yung makuha ang pera na dapat makasama niya kami, ma-enjoy po niya. Ang mga grupong nagsusulong ng karapatan ng mga OFW naniniwalang hindi solusyon ang deployment ban. Maglabas man ng deployment ban, baka hindi pa rin mabayaran ang ating mga Saudi OFWs. The non-payment of wages, salaries, and benefits sa ating mga OFWs is been a long-standing problem na. Grabe yung impact sa ng pandemic. And here you are banning livelihood opportunities ng ating mga kababayan. Hindi lang mga OFW ang apektado ng deployment ban, pati recruitment agencies umaaray na. Bagsak sir, kasi minimum of 100 deployment per month before na okay ang Saudi. Dapat talaga hindi madadamay ang domestic kasi iba yung issue ng skilled eh. Sinusubukan pa naming kunan na bahayag si Labor Secretary Silvestre Bello III pero nasa ibang bansa raw ang kalihim. Nauna nang sinabi ng POEA na patuloy ang dialogo sa Saudi government para sa pagbabayad ng nakabimbing back wages at benepisyo. Hopefully, we could have an early settlement on these issues para makapagpatuloy na po tayo ng deployment. Iyan ang unang balita. Chino Gaston, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.